Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring landslide sa isang mining area sa barangay Mantiwata, Mongkayo, Davao de Oro. Kung saan pito na ang patay, dalawa ang sugatan at nasa limang individual pa ang patuloy na pinaghahanap. Natabunan ng gumuhong lupa mula sa paanan ng Mount Diwata o kilala rin na Mount Diwalwal ang ilang bahay sa Purok 20 kaninang tanghali dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot naman ng shear line. Kabilang sa mga nakuhang bangkay ay ang katawan ng isang taong gulang na lalaki at ito ay sa kabila ng geohazard advisory mula sa Mines and Geosciences Bureau Region 11 at pagpapalakas ng lokal na pamahalaan sa mga nasa landslide-prone areas ilang araw bago ang naturang insidente. Tinigil muna ang search at rescue operations dahil pinangangambahang gumuho pa uli ang lupa. Abangan po ang iba pang detalye ng naturang landslide sa Mongkayo maya-maya lamang po. Sinibak na sa serbisyo ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Pero ayon sa kampo ng suspect, iaapila pa nila ang naturang desisyon. Nagpa-patrol, Jeff Caparas. Matapos ang masusing pag-iimbestiga, pinirmahan na ng hepe ng Calabarzon PNP ang dismissal order from the police service ni Police Major Alan De Castro. Si De Castro ang isa sa pangunahing suspect sa pagkawala ni beauty pageant contestant Catherine Camilon. The case against Major De Castro is deemed from allegations of conduct unbecoming of a police officer after a series of thorough investigation by the RIAS for a uncovering evidences of an illicit and extramarital affair between the respondent and the missing Catherine Camilon. Dagdag ng PNP, sapat ang kanilang ebidensya para sibakin sa serbisyo si De Castro kahit pa umano itinanggi nito ang mga alegasyon laban sa kanya. May mga photos and of course yung palitan nila ng text messages, no? Merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Miss Camilon doon sa kaibigan niya. According doon sa affidavit niya, he denied his extramarital affairs with Miss Camilon. Fortunately, no, nagbigay ng affidavit naman yung kaibigan nitong si Miss Camilon. Pero ayon sa kampo ni De Castro, hindi umano sapat ang mga ebidensyang hawak ng PNP at iaapilan nila ang desisyong alisin siya sa serbisyo. Ako, reaction ko as major's counsel, I think medyo hindi ako agree dun sa decision na i-dismiss siya. I don't think there's any piece of evidence that would support such a decision. Oh, for me, hindi siya enough kasi what we're talking about is a relationship. Okay. It's an illicit affair. Mm-hmm. And mere messages and photos, I don't think that is proof. Actually, it's nakalagay sa pleadings namin yan eh. It takes more than that to prove an illicit affair. Dahil tanggal na sa pagkapulis si De Castro, hindi na siya makakatanggap ng sweldo bilang pulis at inalis na siya sa restrictive custody sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Bagay na ikinatatakot umano ng pamilya Camilon. Maayos naman ho yung naging resulta na yun naman ho talaga ang inaasahan. Mm. Eh kahit naman ho ika may pangamba pa din kahit pa paano dahil ang pagkakadismiss naman ho niya sa trabaho pa lamang niya ay Inatasa na ang Tuwi Municipal Police Station na imonitor ang pamilya Camilon para sa kanilang kaligtasan at usad ng kaso. Bagamat wala ng jurisdiksyon ng PNP kay De Castro, matapos ang dismissal nito, nakabantay naman umano ang CIDG 4A sa opisyal hanggang sa lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Sa tagal nang hindi natatagpuan si Camilon at base sa mga salaysay ng mga testigo, ayon sa CIDG, maliit na ang tsansang buhay pa ang dalaga. Again, I'd like to reiterate yung sinabi ni RC na we are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung ano sa
sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Sa Lunes, ang ika-apat na pagdinig ng preliminary investigation ng reklamong kidnapping at serious illegal detention laban kina De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Patuloy namang tinutugis ang iba pang sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Arestado naman sa probinsya ng Bohol ang isang accountant na tumangay umano ng mahigit sa 8 milyong piso mula sa dating pinapasokang kumpanya sa Quezon City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Mula Quezon City, nagtungong Bohol Airport ang mga operatiba ng Quezon City Police District Station 11 para matunton ang isang accountant. Nakipagsanib puwersa sila sa CIDG Bohol para isilbi ang warrant of arrest sa accountant na si alias Ferdy na may kasong qualified theft. Tinangay umano ng accountant na mahigit 8 milyong pisong halaga ng pera ng kanilang kumpanya. Naaresto naman ang suspect sa Carmen Bohol. Sir, magandang umaga po sa iyo. Pwede bang pakisali mo ang iyong pangalan? Ikaw ay pinapareso ni Presiding Judge ng Branch 80 RTC Quezon City. Sa kasong qualified theft, may karapatan ka manahimik. Agad na dinala sa Quezon City si alias Ferdy. Ayon sa Vice President ng kumpanya na supplier ng feeds, halos 20 taon nilang empleyado ang accountant. So nagkaroon ng konting problema because of lapses ng company to monitor his day-to-day activities because of the trust and confidence. He's the one who handled the ins and outs of the resources. Nadiskubre umano ng kumpanya ang pagdispalko ng pera nang magretiro na ang suspect sa kumpanya kung saan pinaniniwala ang idineposito umano ng suspect ang nawawalang pera sa kanyang bank account. Kaya niya i-manipulate yung accounting system namin. Pumunta na ako sa kanila before pa po to, binigay ko na yung property before pa ako kinasuhan. Okay. Eh nag-expect na po ako na hindi na po kasuhan kasi nasa kanila na po yung property. So parang collateral, sir? Collateral? Yes po. Opo, opo. Ayon sa kumpanya, totoong may inalok na collateral ang suspect para maabsuelto sa pananagutang sibil. Pero giit ng kumpanya, hindi pa rin siya ligtas sa criminal liabilities. Meron tayong nakitang warrant of arrest na qualified theft na no bail kasi nga nakapag-dispalto siya ng more or less 9 million doon sa kumpanya. Inaalam pa ng pulisya kung may kasabwat ang suspect. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nilamo ng apoy ang isang bodega ng spare parts ng motorsiklo sa may barangay 18 Caloocan City, Huwebes ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa light at combustible materials sa loob ng bodega tulad ng goma, karton at papel. Umabot ng mahigit isang oras bago idineklarang fire out ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng ari-ariang natupok ng apoy. Sa Cebu, aabot sa 3 milyong piso ang naabo sa magkahiwalay na sunog mula kahapon, Huwebes ng madaling araw, nang matupok ang nasa 20 bangay sa Sitio Kawayan, Barangay Kiyot Pardo. Isa ang sugatan at aabot sa mahigit 30 pamilya ang nawalan ng tirahan. Miyerkules naman ang hapon nang masunog ang nasa 30 bahay sa Sitio Crusher, Barangay Lawaan 3 sa Talisay City. Isa rin ang naulat na nasugatan. Parehong inaalam pa ang sanhi ng 2 sunog. Sa Iligan City, Isabela, nasunog naman ang ginagawang giant scarecrow na gagamitin sana para sa Bambanti Festival sa imbestigasyon ng Public Safety Office. Pasado alas 5 ng hapon noong Miyerkules, January 17, nang matanggal ang isang bahagi ng ginagawa
na giant scarecrow sa Capitol Compound sa Barangay Alibago, Ilagan City. Nagdesisyon umano ang isang staff na ayusin ito at winelding, pero biglang nagliyab ang apoy dahil sa spark na napunta sa bahagi ng scarecrow. Wala namang nasaktan sa naturang sunog. Nagtakbuhan ang mga naglalaro ng volleyball sa isang covered court sa Patintay, San Francisco, Agusan del Sur matapos yumanig ang magnitude 5.7 na lindol kagabi. Makikita sa video na ibinahagi ni Rod Arevalo ang mga volleyball players na napahinto sa laro at napatakbo. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter ng lindol, 48 kilometro, Kilagang Silangan, sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Bislig City. Sinasabing aftershock pa rin ito ng magnitude 7.4 na lindol noong December 2. Sa CCTV video na ibinigay ni Lynn Saplad, nagkumahog silang lumabas kasama ng mga bata sa kanilang bahay nang yumanig ang lindol. At naramdaman din sa Butuan City ang pagyanig. Nakuna ng video ni Luz Magnaye ang paggalaw ng kanilang chandelier nang tumama ang lindol. Naghahanap na ng ibang paraan ang Land Transportation Office para matugunan ang paubos ng supply ng plastic car driver's license. Ayon sa LTO, nasa 8 milyong plastic card ang kailangan nila ngayong taon para sa pag-imprenta ng mga bagong lisensya. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Ito lang pong papel na lukot-lukot na. Dalawang beses nang nagpapabalik-balik sa tanggapan ng LTO sa Quezon City si Jeffrey para sana kunin ang kanyang plastic card na lisensya. Taga-Caloocan City siya pero mas piniling sa central office mag-renew ng lisensya noong Oktubre sa pag-asang plastic card ang ibibigay sa kanya. Sabi po nung LTO, wala pa daw po silang card ngayon. Nung nagpa-renew po ako, January daw po ako bumalik. Ito, pangalawang balik ko. Pero ang delivery rider na si Edison na noong Setyembre kumuha ng lisensya, sinuwerte. Medyo may hassle din po sa hahantay ng card. Sabi ng LTO, ang mga nakakuha ng temporary driver's license o lisensyang papel mula Abril ang bibigyan ng prioridad para makakuha ng plastic card na lisensya. Isa sa mga prioridad na mabigyan ng license card sa mga OFW na paalis ng bansa. Sa ngayon, bukod sa inaantay na legal opinion mula sa Office of the Solicitor General kung maaari nang magamit ang 4 milyong donasyong plastic cards na isang pribadong grupo, sinabi ng LTO na pinag-uusapan na rin ang posibilidad na ibang ahensya na ng gobyerno ang mag-supply ng plastic driver's license cards. So ngayon ang pinakabago namin, yung agency to agency. Bibili na lang kami dito sa government printing office, 6 million cards yan. Pag nag-go naman yan, then we go ahead with the acquisition. Yung problema natin, lahat ng plano natin naantala. Dagdag ng LTO, ang National Printing Office, Bangko Sentral ng Pilipinas at Apo Production Unit Inc. ang ilan sa mga napipisil na partner para sa lisensya. Dumipensa din ang ahensya sa pagtanggap ng donasyon mula sa pribadong sektor. Para sa taong ito, sinabi ng LTO na aabot sa 8 milyong piraso ng plastic cards ang kailangan para sa pag-imprenta. Kasama na dito ang 2.6 million na backlog sa lisensya. The donation is always there. Sino ba mag-ayaw? Kung binibigyan ka ng donasyon, ba't tayo mo kunin? If all options fail, meron pa taman tayong bidding process. Umaasa ang ahensya na maaayos na ang gusot sa supply ng plastic cards pagdating ng Abril. Pero kung muling magkakaroon ng aberya, sabi ni Mendoza, hindi malayong mauwi pa rin tayo sa papel na lisensya. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Inamin ng Philippine Charity Sweepstakes Office na inedit nila ang larawan ng isang Lotto 642 jackpot winner. Ito ay para protektahan umano ang pagkakakilanlan nito. Gusto naman ni Senador Raffy Tulfo na malaman ang pangalan ng mga nanalo sa Lotto para imbestigahan kung totoong mananaya ang mga ito. Nagpapatrol, Willard Cheng.
Itong picture na ito, very binusisi sa pagdinig sa Senado ang kontrobersyal na larawang ito nang umano'y isang nanalo ng mahigit 43 million pesos sa 642 Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong December 28, 2023. Napansin ng ilang netizens na tila edited ang larawan ng nanalo. Edited daw ito? Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, eh nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya. Pero git ng PCSO, totoong mananaya ang nanalo. Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. Pero yung tao hindi edited? Hindi po, totoo po yan. Tunay na tao to. Tunay na tao po yan. Na-question din kung bakit tila madali nang napapanalunan ng isang mananaya lang ang malalaking jackpot prize. Ayon sa PCSO, may isang nanalo ng higit 698 million sa Grand Lotto 655 draw kagabi sa pamamagitan ng e-Lotto at higit 640 million sa Super Lotto 649 draw noong January 16. Pinalaki ng PCSO ang jackpot prize para gawin umanong mas kapanapanabik ang laro. Kinumpirma rin ni Robles na 1.7 billion pesos na ang naipamigay na premyo mula Disyembre hanggang Enero. Marami nagtataka, siyempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Hiningi ni Senador Rafi Tulfo mula sa PCSO ang pangalan ng mga nanalo sa isang closed-door executive session dahil sa haka-hakang hindi lehitimong mananaya ang mga nananalo sa loto. Ayon pa sa Senador, may kumakalat na balibalitang isang katropa umano ng PCSO ang nag-invest ng 30 million pesos para makuha ang isang malaking jackpot prize. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan, mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Actually, lahat po on record yan, kung isusupinan nyo po, we can provide the names. No. Ipinahayag din ni Tulfo ang pagtutol sa pagpapatupad ng PCSO ng test run ng web-based application betting platform para sa e-Lotto na sinisisi ng mga Lotto agents na dahilan ng pagsasara ng 2,000 over-the-counter betting station. Nangako ang PCSO na hahanap ng solusyon para matugunan ang hinaing ng mga Lotto agents. Willard Cheng, ABS-CBN News. Gretchen, bakit laman ng social media si Z ng seryeng Senior High? Ati B, hindi nagpakabog sa mga eksena si Daniela Straner na kilala bilang Z sa Senior High, kaya naman trending siya sa episode kagabi. Na-overwhelm naman si Kyla Estrada sa mga papuring natanggap sa kanyang pagganap sa linlang. Nagpapatrol, Gainil Krishnan. Ikababatay ko yun, pero anong ginawa mo? Sa pagsisimula ng teleserye version ng Linlang sa Lunes, January 22, muling mapapanood si Kyla Estrada bilang Sylvia, ang devoted wife ni Alex na ginagampanan naman ni JM De Guzman. Kwento ni Kyla, di niya inasahan ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanyang karakter. Talaga yung first time na talagang na-overwhelm ako sa response ng mga tao. I'm just so grateful for all the good feedback and naging ganun yung impact ng character na yun sa Linlang. Akala mo, hindi ko alam. Ilang beses nag-trending si Kyla dahil sa husay sa Linlang. Maging ang kanyang showbiz parents na sina Janice De Belen at John Estrada, proud na proud sa kanya. Yung dad ko naman, nung nag-trend, nung una kinabahan siya. Kasi sabi, bakit ka nagtitrend sa Twitter? And then nung nakita niya, it was because of Linlang. Ayun, pinanood na rin niya. Kadiri ka. Mas kadiri ka! Ahas! You're a snake! Trending naman kagabi ang mga eksena sa Senior High.
Gaya ni Andrea Brillantes, hindi rin nagpakabog sa acting si Daniela Strenner na gumaganap bilang si Z. I didn't kill Luna! Dahil dito, rumatsyada ang mga papuri kay Daniela, lalo na sa social media. Kamakailan sa presko ng finale ng serye, natanong si Daniela kung ano ang masasabi niya sa pagbansag sa kanya bilang This Generation's kontrabida. Actually, this is my first kontrabida role po talaga. So, I didn't expect na do my character na maganda dito. Pero syempre, yung credits dito is because of sila Direk and all that. I wouldn't be able to be good at this character without him. Kagabi, nilabas na ang eksena na si Governor Acosta na ginagampanan ni Mon Confiado ang nasa likod ng pagkamatay ni Luna. Oh my God! ABS-CBN News. Nag-brownout na naman sa ilang bahagi ng Panay at Negros Miyerkules ng gabi dahil sa pagpalya ng isang planta. Samantala, umaabot pa lang sa mahigit 120,000 na may hirap na consumer ang pasok sa lifeline subsidy rate sa buong Pilipinas. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Aligaga na naman ng mga consumer sa Iloilo kasunod ng anunsyo ng National Grid Corporation na posibleng magka-brownout ngayong Huwebes. Bumagsak kasi Miyerkules ng gabi ang PEDC Unit 3 kaya nag-brownout sa ilang parte ng Panay at Negros pero naibalik din agad ang kuryente. Paano na lang yung negosyo namin? Walang customer, wala kaming kita, may ipon. Paano na lang mga araw-araw namin pangangailangan. Dapat kailangan, dapat may ilaw. Eh, kung walang ilaw, mawawala ng income. Mababagabag na naman tayo sa gabi, lalo na kapag madilim yung gabi natin, di ba? Yung safety, and then especially sa mga may karamdaman, like sa mga asthmatic or ngayon yung mga may ubo, sipon, matitrigger na naman yung mga sakit nila. Para kay Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta, kailangan nang kumpletuhin ng NGCP ang Cebu-Negros-Panay Interconnection Project para marimedyohan ang kahinaan ng Panay subgrid. Pero sa ngayon, abang-abang lang ang mga consumer dahil kapag may pumaliang planta, pwedeng mag-brown out. Gagawin namin ang aming makakaya para i-manage ng gusto yung nalalabing kuryente kung sakali man magkaroon pa ng karagdagang unplanned maintenance shutdown. Samantala, sumampa na sa 30,000 accounts ang pasok sa Lifeline Subsidy Program ng Meralco kasali sa diskwentong 20 hanggang 100% ang mga miyembro ng 4Ps at marginalized sector na hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours ang buwan ng konsumo. We actually set a target last year of about 47,000. Yung iba, hindi na sila naging part ng 4Ps, no? Hindi na sila 4Ps. Tapos, meron din na kapag ang requirement ay kailangan mag-secure ng local SWDO certificate, nahihirapan din yung iba nating customers. Sa kabuuan, nasa mahigit 120,000 pa lang ang nakapagparehistro sa Lifeline Rate Program ng Meralco at ng iba't ibang kooperatiba sa buong bansa. Maliit kung ibabangga sa kabuuang bilang naman ng mga miyembro ng 4Ps at mga mahihirap sa Pilipinas. Pero tuloy-tuloy lang ang programa kaya pwede pa rin humabol sa pagpaparehistro ang mga kwalipikado. Kaya si Aling Nita agad nag-apply dahil ang dating binabayarang 700 pesos lang naging mahigit 1,000 piso ngayong Enero. Kung halimbawa man ma-approve, mayroon akong magagamit na pangdagdag sa allowance ng estudyante ko. Kung sakaling sa monthly mabawas yung, halimbawa lang yung 200, malaking bagay na po yun. Pinaghahandaan na ng Meralco ang pagdami na magre-rehistro dahil tanggal na ang dating subsidy. This month po, mararamdaman na po talaga ng mga customers natin na kumukonsumo po ng 100 kilowatt pababa yung pagtaas ng kanilang bill. Kasi nga po, since na-lift na po natin siya, so we're really expecting po na tumaas po yung volume ng ating mga customer na mag-a-apply. Bukod sa mga naalis na bilang 4Ps, marami rin sa mga mahihirap ang nakikishare lang ng kontador, kaya sobra sa 100 kilowatt hours ang konsumo. Alvin El Chico, ABS-CBN News.
Inatake ng harabas o army worm ang mga tanim na sibuyas sa ilang barangay sa Bungabon, Nueva Ecija. Pero bukod sa peste, mas iniinda ng mga magsasaka ang mababang farm gate price pagdating sa sibuyas. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sa mga litratong nakuha ng ABS-CBN News, nakita ang pag-atake ng harabas o army worm sa mga taniman ng sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija. 13 sa 22 onion producing barangay sa Bungabon na may kabuuang land area na 160 hectares ang apektado ng peste base sa datos ng lokal na pamahalaan. Yung aking tanim na onion, 30% na lang. Hindi ko alam kung magsusurvive pa. May stress po kami. Pero ayon sa Department of Agriculture, kayang labanan ang pag-atake ng harabas. Marami din umano ang nagtanim ng sibuyas sa bansa ngayon, kaya hindi ito masyadong makakaapekto sa supply. Regularly na mamanage naman yung harabas o yung armyworm. Ngayon kasi nag-expand din tayo ng production area natin ng sibuyas, lalo na sa Mindoro. Sa Mindanao, meron na rin. Bukod sa peste, isa pa sa mas iniinda ng mga magsasaka ngayon ang bagsak na farm gate price ng sibuyas. Nasa 20 kada kilo na lang ang puting sibuyas sa Bungabon. Problema natin dito ngayon, masyadong bagsak ang presyo ng sibuyas dito ngayon. Alam mo, bibili dahil maraming imported na white onion. Nauna nang sinabi ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. na walang pinansyal na ayuda sa mga magsasakang apektado ng peste o oversupply. Pero paglilinaw ng DA, marami namang ibang tulong ang ahensya para sa mga magsasaka. Nandiyan available yung ating mga binhi, pataba, makinarya, insurance. Kasama rin dito kung sakaling magkaroon ng declaration ng calamity, yung tinatawag natin na sure loan. Tiniyak naman ng DA na walang dapat ipangamba ang mga mamimili. Sa ngayon, nasa 100 hanggang 190 pesos ang kilo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila, habang 70 hanggang 150 pesos naman ang puting sibuyas. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Idineklara ng pamahalang lungsod ng Baguio City na natapos na ang diarrhea outbreak sa kanilang lugar. Sabi ng City Epidemiology Surveillance, sa nakalipas na 7 araw ay bumaba na sa 300 ang kaso ng diarrhea sa lungsod mula sa 1,620 cases. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang mga nararanasan sa lungsod ngayon ay ang mga usual cases na lamang. Dagdag ni Magalong, sa kanilang pakikipag-usap sa mga health official, natukoy na ang maaring dahilan ng outbreak. Ligtas umanong inumin ang water supply sa water district matapos dumaan sa iba-ibang klase ng pagsusuri. At ang iniimbestigahan ngayon ay ang mga water delivery services. Gumagawa na rin umano sila ng mga paraan para mas maging istrikto at mahigpit na nasusunod ang health standards at sanitation ng mga water delivery services. 7 ang patay at may mga pinaghahanap pa nga po sa gumuhong lupa sa Mount Diwata sa bayan ng Mongkayo sa Davao de Oro. Dahil ito sa walang tigil ng pag-ulan, nadala naman ng shear line sa lugar. Live mula sa Davao City, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, dahilan sa bago nangyari ang naturang landslide ay may mga pag-ulan na. Hindi ba minigamp babala muna ang mga residente na lumikas na sa lugar dahil nga sa patuloy na pag-ulan? Kabayan, ayon sa lokal na pamahalaan ng Mongkayo, ay noong Martes pa, nag-abiso na sila sa mga residente na nakatira sa mga landslide at flash flood prone areas na lumikas na. Pero may ilan talaga na nagmatigas at nanatili sa kanilang mga tirahan hanggang mangyari na nga itong landslide. Ayon kay Jer Grace Cabag, ang information officer ng Mongkayo, 7 bangkay ang nakuha nila mula sa gumuhong lupa sa mining area sa Purok 20 ng barangay Mount Diwata kaninang tanghali. Kabilang sa mga nakuhang bangkay ang 1 taong gulang na lalaki. Kritikal naman sa ospital ang 1 pang babae at may 1 pang sugatan na dinala sa ospital. Sa ngayon, hindi pa masabi ang tunay na dami ng mga taong nawawala dahil mga pagtaya pa ang ibinibigay na bilang ng mga otoridad. Pero ayon sa barangay chairman ng Mount Diwata, maaring hindi bababa sa 5 individual ang pinaghahanap pa sa ngayon. Itinigil muna ng mga responder mula sa iba-ibang ahensya ang search and rescue operations dahil malakas pa rin ang ulan doon.
Ayon kay Kabag, kabilang sa mga sanhi ng landslide, ang halos walang tigil na pag-ulan simula pa noong Martes. Pati ang road widening project din sa lugar, nianig din ang magnitude 5.7 na lindol ang kalapit na lugar ng Mongkayo na ayon sa LGU ay posibleng nagpatagtag sa lupa. Samantala, nanatili sa evacuation centers ang nasa mahigit 200 pamilyang apektado ng baha at landslide sa Mongkayo. Actually sir, before po nangyari iyon, nag-advise na po yung barangay captain doon na mag-evacuate na sila kasi nga parang unti-unti nang nagla-landslide doon, hindi naman po sila nakinig. At saka si Mayor din po sir, nung January 16 pa, nag-issue na po ng first evacuation. Kabayan, may kalakasan pa rin ang mga pag-ulan hanggang sa ngayon dito sa Davao City. Sa katunayan, may mga nadaanan tayong mga binaang highway kaya hirap makaraan ang mga sasakyan. Pinag-iingat pa rin ng mga LGU ang mga residente dito sa Davao Region, lalo't posible pa rin ang landslide at flash flood dahil patuloy pa rin ang pag-ulan. Kabayan? Hernel, di ba ang naturang lugar ay kilalang minahan din? Yes, kabayan, tama ka dyan. At na-mention nga ng information officer ng Mongkayo na ito ay mining area. Sa katunayan, noong taong 2021, may ganito ring insidente ng landslide na may nasawi rin ang doon sa area pero sa ibang purok. At ang sinasabi ngayon ng LGU ay ilang taon na nilang inaabisuhan itong mga residente na mag-relocate na at lumipat na dahil landslide-prone area nga itong lugar. Kabayan? Sa kasalukuyang Bahernel ay patuloy pa rin ang search at rescue operation sa naturang gumuho. Sa ngayon, kabayan, sinabi ng information officer na search and rescue operation pa rin ang kanina ipinatutupad. Pero kaninang bandang alas 5 ng hapon ay itinigil nila dahil masama pa rin ang panahon doon. Patuloy pa rin ang pag-ulan at isinailalim ang Mongkayo sa orange rainfall alert. Kaya medyo delikado pa na ipagpatuloy itong search and rescue operations para kunin yung mga natitira pang bangkay o kaya may mga nailigtas pa doon. Kabayan? Maraming salamat si Hernel Tokmo live mula sa Davao City. Alamin natin ngayon magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, hanggang kailan magiging maulan pa ang Mindanao at hanggang kailan din mararanasan ang malamig na panahon? Yes, kabayan, hanggang ngayong gabi po magdamag pa maulan dyan sa Mindanao dahil nga sa shear line na nabubuo sa pagbanggaan ng malamig na amihan at ng mainat na easterlies. Pero mababawasan po mga pag-ulan dyan sa araw ng Biyernes. Kapamilya, may banta pa rin po ng mga pagbaha at landslides kaya maging listo at handa pa rin. Samantala, patuloy pa ang pagbalot ng malamig na panahon sa Luzon, dala po ng amihan. Bumagsak sa 10.8 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. Ito po ang pinakamalamig sa kasalukuyan na amihan season. Meron ding bagong record ang Metro Manila ng bagong pinakamalamig na temperatura, 20.1 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City, kaninang alas 5 ng umaga. At marami pa pong lugar sa Luzon ang nakaranas ng malamig na panahon ngayong Webes ng umaga. Pansamantala pong hihina ang amihan sa weekend. Napapalitan muna po ng mainit na hangin mula sa Pasipiko, yung easterlies, bago yan muling bumugso sa araw ng Linggo dyan sa extreme northern Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Biyernes sa Mindanao, dyan pa maulan mula umaga hanggang tanghali sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa hapon, meron mga pag-ulan sa southern part ng Davao Region, Sokcergen at Zamboanga Peninsula, pero wala na pong aasahang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, hanggang gabi pa rin po mababa ang tsansa ng pag-ulan o kung merong pag-ulan po, mahina at saglit lamang. Mainit naman sa Palawan, tanghali at hapon at hanggang gabi rin po halos walang ulan sa buong probinsya. Sa Luzon, malamig pa rin po ang simoy ng hangin lalo po sa umaga at gabi at meron pa rin pong posibleng mahihinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon Province. At tayo po sa Metro Manila, maaraw sa umaga, posible ang pagkulimlim bandang tanghali at hapon pero posible hanggang gabi wala pa rin pong aasahang pag-ulan sa atin. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
Inaasahang magpapaginaw pa sa temperatura ng maraming US states ang paparating na double winter storms. Sa huling tala, nasa 24 na tao po ang namatay dahil sa matinding taglamig na nararanasan doon. Nagpapatrol, Don Tagala. Ilang araw pa lang ang nakalipas ng baluti ng Arctic Blast ang Amerika na nagdulot ng matinding pagbagsak ng niyebe at taglamig, may panibago na namang parating na winter storm at hindi ito nag-iisa. Ang tinatawag na two-part storm ay magbubuhos ng karagdagang snow na makakaapekto sa biyahe ng tinatayang 115 milyong tao mula sa 18 states sa Midwest hanggang sa Northeast. Sa Chicago, Illinois, umabot na sa negative 37 degrees Fahrenheit ang temperatura dahil sa wind chill factor. Kaya nangamba ang mga residente rito, lalo na ang mga homeless, tulad ni Emmanuel Pabustan, na 5 taon ng palaboy. It becomes hard for all homeless because there's nowhere for homeless to go. If it's cold outside, you wait in the bus stop for an hour and a half, for 45 minutes. That's my main concern and problem. Pero nananatili pa rin positibo si Emmanuel sa kabila ng sitwasyon. Thank God I'm still alive. Both of my legs still swollen. Sa Northern East Coast, natapos na ang tinatawag na snow drought sa New York City. Sa nakaraang 2 taon, hindi nakaranas ang Big Apple sa mahigit sa 1 pulgadang niyebe. Pero hindi pa rin napigil ng mahigit 1.4 inches na kapal ng snow ang mga turista at residente rito para mamasyal at mag-selfie sa iconic na New York Central Park. Sa travel advisory ng New York City Emergency Management Department, pinag-iingat pa rin ang mga residente para maging laging ligtas sa anumang sakuna, lalo na sa parating na double winter storm. Ayon naman sa mga opisyal sa iba't ibang parte ng Amerika, nasa 24 na ang naiulat na namatay, kasama na ang 8 namatay sa state ng Oregon at 3 pang storm-related deaths sa New York dahil sa naranasang Arctic temperature at malakas na winter storm. Libo-libo rin ang nawala ng kuryente sanhi ng pag-shutdown ng mga power grid. Mahigit 10,000 flights naman ang na-delay o nakansela sa mga apektadong paliparan. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Iginiit ng National Commission for Senior Citizens na kailangang palakasin ang pagpapatupad ng Expanded Senior Citizens Act o batas na nagbibigay ng pribilehiyo at diskwento sa mga senior citizen. Ito ay matapos mag-viral ang isang sikat na coffee shop dahil sa karatulang naglilimita ng pagbibigay ng diskwento sa kanila. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Matapos mag-viral at umani na negatibong reaksyon at puna ang karatula na naglilimita sa diskwento para sa mga senior citizen at may kapansanan, humingi ng paumanhin ng Starbucks Philippines sa mga customer nitong senior citizen. Pero gaya ng mga mambabatas, hindi kontento ang National Commission for Senior Citizens sa simpleng paghingi ng paumanhin ng Starbucks. Dapat tumatad yung mga naapektahan. Ipahayag nila kung ano ang sakit na naramdaman nila. From there, we will define closures. Paalala ni Attorney Romy Makalintal, kilalang advocate sa karapatan ng senior citizens, may kaakibat na parusa na pagkakakulong ng mula 1 hanggang 6 na taon at multa nga abot sa hanggang 200,000 piso ang anumang paglabag sa mga probisyon ng Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act. Parang lumalabas na pinagbabawalan na kami kumain kung gusto pa namin kumain. Isang food item lang, isa ka, isang inumin lamang. Ang remedy nila is not to limit the rights of the senior citizens. Ang remedy nila, mag-file sila ng kaso laban sa mga lumalabag sa alituntunin ng batas tungkol sa paggamit ng senior citizens. Ayon kay Commissioner Quijano, patunay lamang ang isyung ito na kailangan pampalakasin ng gobyerno ang pagpapatupad ng batas, hindi lamang para sa mga senior citizen, kundi pati na rin sa mga persons with disabilities. Si NCDA, si NCSC, dapat may enforcement component siya na sinusuportahan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Correct, para correct. Madali nating magawa yung tulong sa ating senior citizens. At pati na rin sa PWD. Para naman sa 73-anyos na si Elvira Araos, mabuti na napag-uusapan ang isyong ito. Bagamat naiintindihan rin niya ang pinanggalingan ng ilang ma-establishmento. Siyempre may puhunan sila, may overhead. Like yung
rental, yung matami. Tapos, halos lahat i-discount mo. Eh, paano naman sila? Dapat, naisip mo rin yun. Minsan, kung napagbigyan ka, thank you na. Ayon sa negosyanteng si Perry, wala silang nakikitang problema sa patuloy na pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizens at PWD. Pero magandang pagkakataon na rin umano ito para muling bisitahin ang batas at tignan ang epekto nito sa mga maliliit na negosyong tulad nila. Every time we give discount, meron din sanang balik din po sa amin or mga insentibo o depende po kung ano po yung mapag-uusapan. Ganito lang yan eh. Sa 100 pesos, tatanggalin na namin yung 20 pesos doon as a discount. So, ang next na tanong is saan namin kukunin yung 20 pesos? Umaasang ilang negosyante na isa rin ito sa mga titignan ng mga kongresista sa kanilang pagrebisa sa batas. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Mabawasan ang bigat ng gastusin ng ordinaryong mamamayan. Ito umano ang dahilan ni DOH Secretary Ted Erbosa sa mungkahin niyang suspindihin na muna ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Ganito rin ang paniniwala maging ng mga pinuno ng grupo ng mga private hospitals sa kabila ng mga utang sa kanila ng PhilHealth. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Hindi pa aabot sa 20,000 piso ang sweldo ng security guard na si Norberto. Kaya isa siya sa mga natuwa sa mungkahin ni Health Secretary Ted Erbosa na suspindihin na muna ang pagtaas ng PhilHealth premium sa 5% mula sa 4%. Malaking tulong anya ang PhilHealth lalo nang maospital ang kanyang anak. Kung 5% na kasi ang ikakaltas sa kanyang sweldo, madadagdaga ng 180 pesos ang kailangan niyang ibigay sa PhilHealth. Bagayaman para sa ilan, malaking bagay na ito para sa mga gaya niyang sapat lang ang kinikita. Magagamit natin sa araw-araw yung mga pandagdag pambili ng pagkain, sa mga kailangan ng mga estudyante, ng mga anak ko. Maging ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, sinabing malaking tulong sa paying members ng PhilHealth kung masususpindi ang premium hike. Pero dapat din anyang maintindihan na ang pagsuspindi sa premium hike ay hindi permanente. Yung word kasing suspending, ano yan eh, very temporary, di ba? Suspend mo lang, pero babayaran mo pa rin yan. That is stated in the law, yung increase na yan. No? So you cannot avoid it unless you repeal or you change the law. Tinatayang nasa 17 billion pesos ang hindi madadagdag sa pondo ng PhilHealth kapag natuloy ang pagsuspindi sa premium hike. Ganunpaman, kumpiyansa ang PHAPI na mababayaran pa rin ng PhilHealth ang utang sa mga pribadong ospital kasabay ng pagbigay ng benepisyo sa mga miyembro. Yung mga current accounts, nagbabayad naman sila. Alam niyo yung current, yung mga for the past siguro 3 to 4 months, binabayaran nila yun. But still there are mga receivables na ini-expect pa ang mga hospitals. I know PhilHealth is healthy with a very good reserve and very good investments. Kasi yung hindi nila nagagastos, na-invest. So ang thinking ko dyan, if you ask me, pwede pa rin isuspindi. Noong mag-test na ipasa na ni Erbosa ang kanyang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagsuspindi sa premium hike. Ayon sa Malacanang, pinag-aaralan na ito ng Pangulo. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang anyay pang-insulto ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Teodoro, nagpapalaganap si Mao ng propaganda at disinformation at reaksyon nito ni Teodoro naman sa naging pahayag ni Mao na dapat magbasa muna ng mas marami pang libro si Pangulong Marcos para lubos na maunawaan ang isyu ng Taiwan. Ito'y matapos na batiin ng Pangulo ang President-elect ng Taiwan na si Lai Ching-te sa kanyang social media accounts. Samantala, hinimok naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang Pilipinas na patuloy na igalang ang One China Policy na basehan ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Anya, nalalagay ngayon sa alanganin ang relasyon ng Pilipinas at China. Ginit niyang
internal na usapin ang ng China ang mga isyo sa Taiwan. But we hope that the Philippine side will stay committed to the one China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines and respect China's internal affairs and handle the Taiwan question prudently. Magpapakalat ng nasa 800 pulis ang Manila Police District para sa selebrasyon ng pista ng Santo Niño de Tondo. Ayon kay MPD Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay, napaghandaan na nila ang okasyon kung saan tampok ang pagbabalik ng Lakbayo Procession matapos ang 3 taon. Naglabas naman ng panuntunan ang pamunuan ng simbahan ng Tondo para sa mga magsisimba sa Linggo. Magkakaroon ng isang entry point at isang exit point sa simbahan. Ang daan papasok ng simbahan ay sa J. Nolasco Street at ang exit point naman ay sa Lakandula Street. Pinayuhan din ang lahat na iwasang magdala ng malalaking bag. Ipinagbabawal din ang paninigarilyo, paggamit ng vape, pag-inom ng nakalalasing na inumin at matatalim at sumasabog na bagay. Iminungkahi rin ang pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng physical distancing. Ipinagbabawal din ang pagtitinda sa paligid ng simbahan. Itong kapistahan na ito, bagamat pinatahimik ang lahat noon ng 3 taon, gawin nating makabuluhan, higit sa lahat maging banal at kung ano man ang panata natin ay dapat maging kalugod-lugod sa batang Diyos na itinuturing nating hari ng Tondo. We've been preparing for this. We'll be deploying 800 of our personnel dito, not only from the Manila Police District, but also coming from the NCRPO. Ganun din ang security preparation namin. Kung ganun din katulad nung ginawa natin nung nakaraang traslasyon. O marangkada na ang konsultasyong kaugnay ng pagbabalik sa dati ng pasok ng mga estudyante na nagsisimula sa Hunyo at nagtatapos naman sa Marso. Ito yung bunga ng mga natatanggap na reklamo ng DepEd sa napakainit namang panahon sa kasagsagan ng klase. Nagpapatrol si Joyce Balancio. Nababahala si Maria Lourdes tuwing papasok ang kanyang anak sa paaralan, lalo na sa mga buwan ng Abril at Mayo kung saan napakainit ng panahon. Kulang ang electric fan. Nagre-reklamo po talaga yung anak ko. Yung mga rashes kasi nga po, kailangan pumasok. Yung exposed sila sa init. Yung anak ko po maano sa buwang araw. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, ito ang dahilan kaya sumulat sila sa Department of Education para ibalik ang school calendar sa Hunyo hanggang Marso. Matatandang inurong ng DepEd ang school calendar sa Agosto hanggang Hunyo noong panahon ng pandemya. Nitong Martes, kumonsulta ang DepEd sa mga grupo ng guro, magulang at iba pang stakeholders kung saan iprinisinta ang isang draft para sa gagawing adjustment sa pagbabalik sa school calendar. Doon sa draft ay mapapaaga, no, yung pagtatapos ng school year 2022-2023, ito po ay magiging May 31 instead of June 14. Ano po? So that's the first adjustment po. Ang plano ay by school year 2025-2026 pa po, no, tayo papasok doon sa June, no, na beginning of school year. Ayon kay Basas, sa gagawing transition period, hindi maiiwasang umikli ang school break at mabawasan ang pahinga ng mga guro. Ang Alliance of Concerned Teachers, pabor sa pagbabalik sa dating school calendar. Wag lang talagang walang bakasyon ang mga teachers. Pero kami, pinanindigan talaga namin na dapat yung 60 days no, hindi siya ma-compromise. Pero kung mayroong sakripisyong dadanasin yung teachers ng konti, ilang days lang, palagay ko naman ang mga teachers ay papayag na. Ang ilang estudyante naman, payag din sa panukalang ito. Halimbawa po papasok ka pa lang, parang nakakatamad na kasi pagpasok hindi ka pa nakakalayo, lusaw na yung katawan mo, uupo ka pa lang from class, ang init-init na. Para po sa akin, pabor po ako, pero para po sa akin hindi po ngayon. Kasi tingin ko po hindi po gaano napagplanuhan ng gobyerno. Apela naman ang private schools na agad maabisuhan sa anumang pagbabago sa school calendar. Kailangan gradual transition to
Kasi ang nakikita namin, no, if magiging abrupt, no, biglaan ang ating pagbalik sa old school calendar, mga ano lang yan, 2 or 3 weeks lang ang magiging pahinga ng ating mga students, ng ating mga guro. And of course, hindi yan enough time for the schools to prepare for the next school year. Inihayag naman ng DepEd na nasa proseso pa sila ng pagbalangkas sa mga detalye ng pagbabalik sa dating school calendar. It's just a matter of how and when to revert back. It's a matter of looking at or balancing para magkaroon tayo ng consideration sa mga legal factors and other climatic factors para lang magkaroon tayo ng consensus kung kailan talaga. Posible rin anya magpatawag pa ang DepEd na makaragdagang konsultasyon sa iba pang education stakeholders para mapag-aralan pa ito ng husto. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na makukuha ng People's Initiative ang 12% ng mga kailangang pirma sa susunod na linggo, kung kaya't masusunod anya ang timeline na Hulyo ang plebisito. Pinagkumpara rin niya ang panukalang tsatsa ng Senado at Kamara. Nagpapatrol, RG Cruz. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, isa sa mga nagsusulong ng charter change, na makakamit na ng mga nagsusulong ng People's Initiative ang pirma ng 12% ng lahat ng botante sa bansa sa susunod na linggo. It's a question lang talaga of physically submitting it to the local COMELEC region. We are in that process already. Pervasively, I think 80% of the country is already in that process. Kaya tingin ni Salceda, tuloy na tuloy na ang unang kumalat na timeline para isalang sa plebisito ang People's Initiative sa Hulyo. Kinumpirma niya rin ang timeline na unang inihayag sa media ng Kabataan Party List na nagpapakita ng schedule sa paglikom ng pirma, pagkilatis at pagtanggap ng COMELEC hanggang sa plebisito bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Ani Salceda, may 60 distrito na sobra-sobra pa sa 3% ng mga botante ang lagdang na likom. Pero nag-iingat pa rin sila dahil kapag may isang distrito lang na walang 3%, game over na ang People's Initiative. Pero puna ni Albay, First District Representative Edsel Lagman, mali umano ang proseso ng pagpapapirma. Kailangan ito ay pirmahan ng mga botante ang petition for People's Initiative sa harapan ng election registrar. Kailangan parang mawala yung pagbebenta signature ay ito ay pipirmahan sa harapan ng election registrar. Tingin naman ni Salceda, igigit ng Kamara ang kanilang bersyon ng amyenda na inaprubahan nila sa 18th Congress. Dahil mas may epekto umano sa ekonomiya kung masusunod ang panukala nilang amyenda sa 7 provision na may kinalaman sa pagninegosyo ng mga dayuhan sa bansa kumpara sa 3 lang sa Senado. Dagdag niya, babaguhin lang ng Senado ang mga provisyong may kinalaman sa public utilities, edukasyon at advertising. Pero sa bersyon ng Kamara, kasama pati natural resources, lupa at mass media. Yung in-open nila, maabot lang ng 2%. Yung in-open ng House, 14% of the entire GDP. Magbubukas ka nilang, edi buksan mo na lahat. Diba? Babala ni Salceda, magkakaproblema kung hindi magkakasundo ang Kamara at Senado. Pwede naman umanong magkasama nilang talakayin ng tsatsa kahit hiwalay ang botohan. I cannot foresee a kind of reconciliation through a bicameral conference committee because that is not provided for under for as one of the processes of Congress acting as a constituent assembly. Yung fear of the Senate that we will gobble them up. Well, they're not as delicious as they think they are. Kasamaan niya ang resolution ng Both Houses No. 2 ng 18th Congress sa may 358 na tangka ng Kamarang baguhin ng saligang batas na nabaliwala lang sa Senado mula na magkabisa ang 1987 Constitution. RG Cruz, ABS-CBN News. Magre-resign si Senate President Juan Miguel Zubiri oras na makalusot sa Senado ang political amendments sa tangkang baguhin ang saligang batas. Ito po ang tiniyak ni Zubiri sa kabila ng mga tanong at agam-agam ng ilang senador sa usapin ng charter change. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Pagkatapos maghain ng resolution of both houses number 6, sa social media naman nagpaliwanag si Senate President Juan Miguel Zubiri kung bakit kontra ang Senado sa People's Initiative. Hindi mapaliwanag dito ang buong katapatan kung ano ang magiging epekto at intensyon sa likod na bungkahin ito.
Kaya, napagkasunduan namin na pangunahan na lamang ng Senado ang pagsusuri ng mga provision pang ekonomiya ng konstitusyon. Naniniwala tayo na konstitusyon ay dapat sumabay sa realidad ng kasalukuyan at pangangailangan ng kinabukasan. Thank you very much. Panilya Kuzubiri, magbibitiw siya sa pwesto oras na mapasukan ng political amendments ang konstitusyon. It will be my political head at stake. If there will be a move like that, then I will resign as Senate President. It's as simple as that. Paalala naman ni Senador Risa Ontivero sa mga kasamahan, mag-ingat ng husto sa tsa-tsa dahil delikado ito kung may halong hidden agenda at power struggle. Giit naman ni Senador Lito Lapid, dapat munang masagot kung kailangan ba talaga ang charter change at kung sino ba talaga ang makikinabang dito. Sabi naman ni Attorney Christian Monsod na isa sa nagbalangkas ng konstitusyon, dapat ding maintindihan ang katumbas ng mga salitang unless otherwise provided by law na siyang punto ng resolusyon sa Senado. Pag niligay natin unless otherwise provided by law, baliwala na yung constitutional provisions on those economic provisions. Kasi itatransfer yung power sa Congress. It is a very dangerous provision because it opens the door to transactional legislation. Puntong sinang-ayuna ng Ibon Foundation. Yun ang paraan para makapiga ng pakinabang sa foreign investors. Pwede sabihin ng gobyerno, sige, pasok kayo. Pero dahil may hati tayo sa pagninegosyo dito, gagarantihin namin yung maayos ng pagkikita mo, yung pagnegosyo nyo. Pero habang kumikita ka, kailangan may pakinabang kami. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumite sa Commission on Elections ng mga nakakalap na lagda para sa People's Initiative. As of this time, mga kulang-kulang 600 na municipalities and cities. And again, patuloy yung pagka-classify namin kung yung mga municipalities na yan and cities ay belonging to a particular district. Sabi ni Chairman Garcia, susuriing mabuti ng COMELEC kung tugma ang bawat pirma sa kanilang voters' records. Sa Lunes, pangungunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri itong isang all-senators caucus para plansyahin yung issue ng ilang senador tungkol dito sa resolution of both houses number 6. Dito rin, paplansyahin ng Senado yung kanilang posisyon na dapat ay hiwalay ang pagtalakay at pagboto sa economic amendment sa konstitusyon. Sherian Torres, ABS-CBN News. Ibinahagi ni Zelda Williams, ang direktor ng unang Hollywood movie ni Liza Soberano, kung paano niya hinikayat ang aktres na maging isa sa mga bida sa Lisa Frankenstein. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Lisa! Does he have more of a basketball body? Ngayong Pebrero, mapapanood na ang Hollywood debut ni Liza Soberano na Lisa Frankenstein. Ayon sa direktor nito na si Zelda Williams, siya mismo ang humikayat kay Liza na mag-audition sa pelikula dahil bilib siya sa kakayahan ng aktres. When you have to hire people to play sisters, that dynamic is so important. And I think Liza thought I was kidding originally when I told her that she should come in and read for the movie and read the script. I think she was like, no, you don't want me in your movie. I went, yes, I do. You're brilliant. Sa horror comedy movie, ginagampanan ni Liza si Taffy, ang stepsister ng bidang si Lisa, na ginagampanan naman ni Catherine Newton. How did you get to know her? I met her through mutual friends in LA, and I was struggling to cast the part that she ended up playing. I really wanted someone who could play so earnest and sweet and loving. And everyone was coming in, was kind of playing it very mean, no matter what notes I gave them. So truthfully, I asked her myself, I was like, please, will you tape for this? I think you're right for it. And everyone fell in love with her. She's most people's favorite part of this whole movie. Si Zelda ay anak ng yumaong comedy icon na si Robin Williams at ng film na si Marcia Garces. Isang actress turned filmmaker, ito ang kanyang unang beses na mag-direct ng pelikula. Ayon sa kanya, si Liza ang dahilan kaya mas lalo siyang napapalapit sa kanyang Filipino side. Working with Liza and seeing how proud that she is, and obviously she's the biggest star in the Philippines, or one of, I don't want to make any of you mad, I'm so sorry. You don't want to start a fan war. Please, no. She's the biggest star in my heart. I genuinely love that that's so much of her life, whereas it was kind of the opposite of mine. Everyone knew Dad, but they didn't really know anything about my grandfather or my mom, so trying to grasp that more in my 30s and now that I'm not acting anymore. I can kind of be very much who I am instead.
Ang istorya ng Lisa Frankenstein ay sinulat ni Diablo Cody, ang Oscar award-winning writer ng pelikulang Juno. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Nagpaalala ang Department of Health at Food and Drug Administration sa publiko kaugnay sa mga nauusong glutathione products. Sa ngayon, hindi pa inaaprobahan ng FDA ang paggamit sa glutathione bilang pampaputi. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Magpipitong taon nang nagpapaturok ng glutathione si Jay. Kwento niya, hindi lang pagputi ng kanyang balat ang naidulot nito sa kanya. I became more confident. Alam mo yung nabubus yung self-esteem mo. Especially kapag kunwari mag-arap ka ng trabaho. Pero nagpaalala ang Food and Drug Administration na ang glutathione ay otorisado lang gamitin sa Pilipinas para sa cisplatin chemotherapy o isang uri ng cancer treatment. For other causes not mentioned po in the application, wala pong approval by the FDA. Kung hindi po sumailalim sa process ni FDA, we cannot assure na it is safe, it is effective, and quality po yung product na ginagamit. Aminado ang FDA na laganap ang pag-aalok ng glutathione products sa mga aesthetic clinics bilang pampaputi dahil isa itong antioxidant at may side effect na nakakapagpaputi ng balat. Pero paalala ng Philippine Medical Association, dapat maging maingat lalo kung isinasabay ang glutathione sa ibang gamot na iniinom o ini-inject sa katawan. Pwede magkaroon ng problema pagkaroon ng nagkaroon ng drug interaction. May tinatawag pa na allergy. Kung allergic tayo dun sa preparation, pwede kasing hindi yung mismong glutathione ng tayo allergic, pero yung mga pangkap niya ba? Nitong mga nakaraang araw, napabalita ang pagkamatay ng isang babae ilang oras matapos umano siyang magpaturok ng glutathione at sumailalim sa stem cell therapy. Iniimbestigahan na ng DOH ang insidente. I've asked our regional office to investigate that clinic because it's a clinic and it's giving IV glutathione. You gave glutathione. And number two, I don't know kung namatay sa IV glutathione kasi sabi dun sa news article, nag-stem cell din. License ba sila to use stem cell? Base sa isang administrative order, 6 na pasilidad lang ang accredited ng DOH na magsagawa ng human stem cell at cell-based or cellular therapy. When people say safe yan, stem cell galing sa sarili mo. Pero once you bring it out of the body and you process it at ibinalik mo sa body, may possibility ma-infect ka. So that's what the DOH checks. That your facility follows sterility standards. Aminado ang DOH na kailangan pang palawakin ang kaalaman ng publiko pagdating sa glutathione at stem cell therapy. Pero sa mga gay ni Jane na malaki na umano ang ipinagbago dahil sa pagpapaturok ng glutathione, mahirap na itong mapigilan lalo kung nakatataas ito ng kanilang kumpiyansa. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Inilunsad ng United Nations Women Philippines ang She STEM Scholarship Awards para makahikayat ng mas marami pang babae na pumasok at magtagumpay sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. 12 outstanding na STEM students na hirap sa buhay ang gagawaran ng award para makapagtapos sa kolehiyo. Taon-taon ay tatanggap ng 120,000 piso o higit pa ang bawat isang scholar hanggang sa makapagtapos sila. Ayon kay UN Women National Goodwill Ambassador for the Philippines at ABS-CBN News anchor Karen Davila, nakalikom na sila ng 3 milyong pisong cash at nasa 6 milyong piso na rin ang natanggap nilang pledges para sa scholarship. Let's start with the ambassador. The latest numbers show that out of 10 people that are employed, only 3 are women sa STEM. So kulang tayo ng mga kababaihan sa civil engineering, computer science, and we launched She STEM Scholarship Awards. Nagdiwang sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes kasama ang iba pang cast at staff ng Rewind movie kasunod ng makasaysayang tagumpay ng pelikula. Samantala, lalo pang iinit ang mga eksena sa huling 2 linggo ng Pirapirasong Paraiso. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Umaapaw ang pasasalamat ng leading ladies ng Pirapirasong Paraiso sa mga tumutok sa kanila tuwing hapon.
hindi anila bibiguin ang mga taga-subaybay dahil mas palaban na aktingan ang aasahan sa huling dalawang linggo ng serye. It's on another level. Yes, and I personally, I have never reached this level. Kung ano pa yung kakayahan namin na pakita dito, lalo kami ni Elise, nag-a-action kami dito. Reunited naman ang lahat ng bumubuo ng blockbuster hit na Rewind mula sa production staff, cast at ABS-CBN big bosses na sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez at COO for Broadcast Cory Vidanes. Ito'y para magpasalamat sa tagumpay ng pelikula na gumawa ng kasaysayan bilang highest-grossing Filipino film sa domestic box office sales. Umabot ng 850 million ang kita nito sa bansa. Higit 100 million ang lamang sa local box office records ng Hello Love Goodbye at The House of Us. Para sa mag-asawang sina Marian at Dingdong Dantes, higit sa kinita ng pelikula, sinasalamin nito ang dami ng mga Pilipinong naabot at naantig ng mensahe ng kwento ni na John at Mary. Ang pinaka-importante talaga sa amin ay yung message talaga nung kwento na ito na talaga namang tumatak din sa mga puso nila. Ba kasi kapag nakakausap mo yung mga taong lumalapit sa'yo na kinikwento nila kung paano naging impact nito sa buhay nila. We're just so grateful that we were given this opportunity to tell the beautiful story of Rewind. Patuloy na pinapalabas ang pelikula sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng US, Canada, Saipan, Guam, pati Middle East. At sa ngayon, sumipa na sa 845 million ang worldwide gross. Inaasahang malalampasan ito ang global box office record ng Hello Love Goodbye na 880 million. The box office is a scary place to be in, to be honest, after the pandemic. We may lose faith, but God is always faithful. Patunay din ito sa pangako ng ABS-CBN na patuloy na gagawa ng mga makabuluhan at dekalibreng pelikula na magbibigay saya at inspirasyon. That's what we are. We're a storytelling company, we're a content company, and that's what we do best. Raise the bar again. What a great story. Binasa naman ni Chris Gazman ang text message mula kay ABS-CBN President Carlo Katigbak. Nagpasalamat anya siya sa lahat ng mga tumangkilik ng pelikula, mga kapamilya, pati mga kapuso na anyay ngayon ay kapamilya na rin. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Oh wow, congrats sa Rewind. Ayan. Ang galing. Star Cinema kay Chris Gasman. Congrats! Congrats! Pinag-uusapan ngayon, glutathione. Oh, ano, nag-glutathione ka ba? Ano ba yun? Ako nag-glutathione ako, pati anak ko na may autism. Pero ay, ang glutathione. Nakatulong. Nakakatulong. Hindi ko naman, hindi ginagamit yung pampaputi. Ginagamit para makatulong sa detoxification ng liver. Yun ang punto ng glutathione. Ang side effect noon, pagpapapute, pero hindi yun ang punto sa liver talaga. Ibig, sa katawan. Sabihin it's really mo, to detoxify. Para sa liver yon. That's the point. Side effect, yung ikaw'y puputi. Yes. So, ang pinakamahalaga, pupunta kayo sa tamang doktor, yes. Alam mo, sa may experience, hindi kung saan-saan lang. Minsan kasi accredited kung sin... Oo, DOH. Yun oo. Dapat ganun. Yes. Para ligtas ka, huwag yung pasa, tabi-tabi lang clinic. Delikado yung mga ganun. Oo. Baka anong gluta tayo. At bago tayo magpaalam, oo, paalam gusto pa ko lang, ako na mag-iimbita dahil ayaw mong tanungin. Okay. Wala na kasi tayong oras. Yan. So, meron po tayong She STEM Scholarship Awards. Ang mga may hirap na estudyante po, ang partner natin, University of the Philippines. Basta mataas ang grado at gusto nyo mag-STEM career, yun po ang ating inulunsan ngayong araw kasama ang UN Women. So maglalabas tayo ng impormasyon tungkol doon. Ayan. Congratulations and more good work. At tuloy-tuloy lang tayo, tayong tatlo. Oh. Ako na lang. Thank you, Ate B. Thank you. Okay. Okay. Oh, yeah, paalam na tayo. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Hamon pa eh. Ako po si Bernadette Zambrano. Tapos ng Pasko, may hamon pa. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan.